kabuwalian. Hindi mapapagod magbasa ng mamamayan. Para sa bayan na pinangkabangkari, ako drama na gumagabay. Maakasahan na sunduman ang huli ka dito ang musikyan. Pilipinas. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas at ganoon din magandang umaga Mindanao. Araw ho ng Miyerkules ngayon sa buwan ng September, September 21, 2022. Lodyo Sibial po ang inyong lingkod sa umagang ito. Samahan ninyo ako sa isang oras kong palatuntunan sa programang Bulika News Online. Dito lamang ho sa aking Facebook Live o live streaming. Samahan ninyo ako at ating pag-usapan ang mga samot-saring isyo, mga isyo na mga nangyayari dito sa loob at maging sa labas ng bansa. Mayong buntag sa tanang taga-Bisayas at Mindanao, Diyos maray na aldaw mga Bicolanos at magandang-magandang morning ho! Mainit na morning ho sa ating lahat. Congratulations ho sa winner ho natin na i-post ko ngayon, ho, yung ating pong winner nakaraang Sabado. Monday ho natin binula yan dahil nakalimutan ko nung Sabado sa ating programa sa radyo. Pasensya na po kayo ha, na nakalimtaan ko. At mayroon na po tayong winner ho para sa nakaraang linggo. Ngayon naman ho, tayo ho i-shape natin ito, alug-alugin natin dito sa ating Tumblr para patuloy lamang ho tayong bubunod ho ng mga mapalad na mga participants ho para sa ating weekly raffle ho sa programang Hulika News Online. Mananalo po ng 500 load ho ang mapalad na winner ho. Patuloy lamang ho ninyong isubscribe ang aking YouTube channel Hulika Broadcast Media. Panoorin ang aking mga videos at ishare po ninyo. At dito naman ho sa aking Facebook Live, live streaming, panoorin lamang ho ninyo ang Hulika News Online at paki-follow, like, and share ho. Yun lamang ho at send na ho kayo nyo. Mag-send na ho kayo ng inyong GCash number. Again, congratulations ho sa mga winner ho ha, ng ating pong palatuntunan. Ha, linggo-linggo ho yan ha. Every week ho, mayroon ho tayong isang mapalad na winner ho ha. At magandang umaga ho kay Ma'am Arabel Castro Pango. Morning po sa inyo lahat. Hi po sa amin dito sa Bicol sa lahat ng mga nakikinig. Ha? Magandang umaga sa lahat ng mga Bicolanos. Diyos maray na aldaw, tabi sa Indogamos. At magandang umaga ho kay Bossing Alvin Umandam Taata, ang kasamahan ko sa Hulika News Online. Ganun lamang ho ang gagawin ninyo, subscribe ng aking YouTube channel, Hulika Broadcast Media. Panoorin ang videos, ishare ho ninyo, magbigay kayo sa akin ng GCash number during my live program, live Facebook program ho, Monday to Friday ho yan ha, Hulika News Online ha, like, follow and share, ganun lamang ho. Magandang umaga po Kuya Joe at sa buong Hulika News Online. Salamat, Bossing Alvin Umanda. Umandam Taata. Okay, sabi niya buong. Okay, salamat po. Salamat ng marami. Kahapon po wala ho tayo ha kasi po ay meron na tayong meeting na inatinan. Tapos at the same time ho, ang nag-declare ho dito ho sa Caloocan na walang pasok ho ang mga estudyante. Good morning din ho kay Ma'am
Sia Pouraho, ha ma'am, Sia is Pouraho, DWBL 1242 Radio, avid follower sa Hulika News Online, New Po Press. Salamat po ma'am, Sia is Pouraho. Opisyalis ito ng Grade 6 Section 2. Kasamahan ko po yan ha, dyan sa Santa Cateria Elementary School, Caloocan City. Salamat na marami po sa inyo at patuloy lamang po kayo sa inyong pag-join ho sa akin. Kapag po mayroon na kayong mga GCash number na ibinigay ho sa akin, no need na ho kayong mag-send muli ng inyong pong GCash number. Hintayin lamang ho ninyo. Tuloy-tuloy lamang ho yan. Linggo-linggo, binubula ho natin. At dasalamang ho tayo na kayo po ang susunod na manalo po sa ating pong paraffle. Salamat po sa lahat ng mga viewers ko from Luzon, Visayas at Mindanao, maging po sa ating mga OFW. Maraming salamat po sa inyo. Sa umagang ito, pag-usapan po natin ito pong pugo na naman. Na dapat daw, kailangan akong alisin. Ho, sabi ho ni ano, may nagbigay ho si Mama Arabel Pago. Castro Pago, sorry. Sulat ko lamang po ang kanyang numero para po kay... sige, dyan lamang ko kayo, ha? Okay po, naisulat ko na po yung GCash number ko ni Ma'am Arabel Castropago. Kung meron na ako kayo dito, ma'am, no need na ho itong isulat ko kasi nandito na ho sa loob. Nandito na po. Ha? Kapag nandito na ho, di na kailangan ng isulat. Ha, thank you so much sa inyo. At siguro may next year ho. Pagandahin pa natin. Mas lalo pa natin pagandahin. Ito ang ating pa-premium po. Sabi ni Ma'am Pago. Ha? Pago. Ha? Thank you so much, Ma'am Arabel Castro Pago. Diyos maray na aldaw tabi sa inyo. Diyan sa Bicol. Pogo. Ha? Kailangan na rong alisin. O tuldo ka na ho dahil sa napakatinding problema ho. Ng ilang isyo ng karasan at ito po mga illegal workers ho dito po sa ating bansa. Ayon ho kay Senadora Risa Hondiveros at kay Minority Floor Leader ho, Senador Coco Pimentel, na dapat na daw hong alisin. Ako, iwan ko lang kung baka may pumalago rito. Si ano sir Railing Kuna, ha, sabi niya sa akin, good morning sir Joe, thank you so much ho, bossing Railing Kuna ho, Diyos maray na aldaw tabi sa ito. Kung ako ho ang tatanungin ho ninyo, dapat na lamang ho alisin ito. Pugo, yan ho ang napakatindi hong problema. Isipin ho ninyo, ha, paano na kung ang ating mga kumbayan, mga Filipino, mga Pinoy ang mabiktima nila sa kanilang ginagawang karasan. Nandyan ho yung nandyan ho yung kidnapping. Nandyan ho yung usaping pagpatay. Nandyan ho yung tinatawag ho na hindi ho pinapalabas. Nandyan yung saktan ho sila. Nandyan yung pahirapan sila. Napakaraming issue ho rito. Bagamat hindi man ho lahat, pero halos ho yun na lamang ho araw-araw ang ating po napapanood at napakinggan. Ako po yung nanawagan ho sa mga astig ho, astig na senador ho dyan. Napakialaman naman ho niya itong issue na ito, kung nararapat ba. Yung mga astigurian na senador, imbestigahan ninyo itong pogo na ito. Kailan ho ang problema, baka mabuti yung online sabong ho. Nung maimbestigahan, talaga ho natuldukan. Inalis ho ni dating Pangulong Digong ang online sabong. Ngayon, tingnan ho natin kung kaya ba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na alisin ang pugo dito sa ating bansa. Kaya nga ho sila dumayo rito dahil doon po sa bansang kanilang pinanggalingan ay bawal, mahigpit na ipinagbabawal ho yan pong sugal. Pugo. Napakarami yung sugal online ho na alam mo ninyo sa aking social media account, sa aking Facebook account, lumalabas ho ron eh. Yung pong tinatawag ko nga, mayroon ng tungits doon. Mayroon ng color game doon. Napakarami ho. Drop ball. Napakarami ho doon. Iba pang mga sugal na lumalabas ho doon. Dahil nga po,
Kaya hinihintay ko po yung ilang mga astig nating senador dyan na pumalag naman ho kayo. Ha? Imbestigahan ho ninyo. Eh, dalawa lamang ho eh, pumapalag. Bakit kaya ayaw ho nilang magsalita regarding sa Pugo issue? Hoy, ang ating oras po sa umagang ito, ha? Ang ating oras po ay alas 12 po ng umaga. Maraming salamat po sa Health Med Specialist dyan sa 3C Martiri City, Cavite. Hanapin lamang ho nyo si Sir Joven Loria na iyo. Magandang umaga din ho kay Ma'am Faye Milican, ang ating pong avid viewers po mga ito. Ha? Good morning, press. Ganon din ho sa inyo, Ma'am Faye Milican. Kung nakita ho ninyo yung mga nag-viral ho, oh, isipin ho nyo, babae ho, nasa second floor. O ano bang floor yun? Ha? Ha? Tumalun ho, lumundag ho. Nagpasaklulo ho sa ating mga kababayan, mga Pilipino. Yan ang mga lugar na Paranaque City, Pasay City, Makati City. Dapat ho ang mga mayor ho dyan. Ha? Maging vigilante ho kayo. Ha? Mga mayor ho dyan, sa nabanggit yung lugar. Ha? Magandang umaga ho sa inyo. Sabihin na natin na napakalaki ho ang naiambag nitong mga Pugo na ito sa bansa natin. O, kung mayroon mang naiambag, mayroon ba talaga? Ha, Pagkor? Kumusta? Good morning sa Pagkor, Philippine Games and Amusement. Ha? Amusement, Philippine Amusement and Game ha? Corporation, Gaming Corporation. Good morning sa inyo. Wala ho ba kayong naramdaman sa paligid ho ninyo? Ito pong problema sa Pugo. Dati ho, problema ho sa online sabong. Natuldukan ho. Salamat, Pangulong Duterte. Dating Pangulong Duterte. Marami din hong karahasan, kidnapping, pagpatay at iba pang mga nawawalang personalidad. Pero napakagaling ho naman, Senador. Ha? Napakagaling din ho ni dating Pangulong Duterte. Ha? Oh, tinuldukan. Oh, 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 itinigil. Oh, ang laki ho ng ipinasok ho. Ah, nakita, ubuhis ho sa ating bansa. Pero hindi po yan iniintindi ni dating Pangulong Digong, kanya pong tinuldukan base po sa investigasyon na ginagawa ng DILG. Ah, ganun ho, kagaling nung nakaraang administrasyon. Ngayon naman po, malaking hamon po ito sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Itong issue, problema ho ng Pugo. Isipin ho ninyo, mantakin ho ninyo, galing sa ibang bansa, mga dayuhan ho ito, pagdating ho rito, para mga siga sa bansa natin. Ginawa lamang hong kengkoy, kuloko yung ating mga kababayang Pilipino, ginawa ho nilang bodyguard o ano ba tawag nila doon. Ha? Tapos, ha? Ha? Gagawa ng karahasan. Dito ho, inimbestigahan ho ni Senador Bato de la Rosa, ang dating PNP chief ho, na naging senador na ngayon. Siya ho ang head ho ng Committee on Public and Order ho. Ha? Ha? Inimbestigahan ho lahat ng mga pulis ipinatawag ho niya. Lalo na po dito sa Southern Police District, ha? NCRPO, ha? Firearms and Explosive Division, SOSIA, ha? At magihong ang PNP chief, ha? Para ho harapin, sagutin po itong mga nangyayari po sa ating buong bansa. Ano ang punot dulo ho nitong problemang ito? Oh, ito pong mga karahasan, kidnapping at iba pa. Dahil daw po sa issue ng Pugo. Ang hirap po dito, yung pong ating pong mga borders ho natin, Paliparan, ang mga borders ho natin, nagtataka lamang ako, paano ho sila nakapasok dito po sa aming bansa? Paano ho sila nabigyan ng visa para magtrabaho, working visa, para magtrabaho sa bansa natin? Paano ito nakalusot? Ha, kaya po, kailangan pa itingin din po ni Department of Justice Secretary Boying Remulla o Crispin Boying Remulla ang problema ho ng Bureau of Immigration. Ah, bakit ho nakalusot itong mga ito? Mga alien ho, mga alien.
mga dayuhan nakapasok po sa bansa natin. Ano po ang dahilan kung naalala ho ninyo nung panahon ho ni dating Pangulong Duterte ho ito? Yung pong Pastillas Camp. Oh, nakulang na lamang kung ipalamon ni Pangulong Digong yung pera ho na tinatanggap nitong mga illegal, mga ilang kengkoy kolokoy sa Bureau of Immigration. Sa sobrang galit ho ni dating Pangulong Digong, ibinulgar ho ito ni Senadora Risa Pontiveros. Ngayon naman po, ito naman po ay magandang umaga ho kay Ma'am Nelly Fernandez. Good morning po, Sir Jojo. Ganun din ho sa inyo, Ma'am Nelly Fernandez. Good morning sa aking kaibigan, Alexander Vera. Ha? Bossing Alexander Vera. Good morning, watching. Oh, problema sa pugo. Ha? Kaya ito yung isa sa pinakamabigat. Problema sa mga bilihin. Issue ho sa mga inaangkat na mga produkto galing sa ibang bansa. Isa pa itong isa sa problema, ito pong mga karahasan. Sabi nga po ni Senador Coco Pimentel, paano ho tayo makahikayat ng mga turista dito sa bansa natin kung marami pong karahasan na mga nangyayari sa atin at mismo mga dayuhan ang naghasik ng laging dito sa bansa natin? Good morning, bro Jojo. Shout out Alexander Vera. Good morning, bossing Alexander Vera. Ang tindi ho ng problemang ito. Alam mo ba ninyo kung ano ang inuuna ho ng ilang pong congressman at senador ho ay yung pong talakayin ang postponement ho ng barangay at sanggunyang kabataan election. Na sa halip po, unahin itong problemang issue na ito tungkol sa pugo, mas gusto pa ho nilang talakayin ho yung walang kakwenta-kwentang postponement ho ng barangay at sanggunyang election. Bakit mga bossing, mga sir, mga ma'am, bakit mas inuna pa ninyo sa halip na mag-imbestiga kayo dito sa mga importanteng bagay na para po sa safety ho ng ating pong bansa, sa peace and order po ng bansa natin? Bakit siyang pakialaman pa ninyo yung mga eleksyon na yan, ng kapitan, kagawad at sa mga sangguniang kabataan, na eleksyon? Na ito po, mas mahalaga ito na dapat ho ninyong pagtuunan ng panahon at pansin. Ano ba ito? Nagbabalik ba kayo ng otang na loob doon ho sa inyong pagkaupo? Sabi nga nung isa ho gawin na lang ang isang termino ng kapitan ay 6 na taon. Agad-agad benara ho ni Senador Coco Pimentel na hindi pwede. Wala na nga halos eleksyon, gagawin pa niyong 6 na taon. Madali lang yan kung gusto nyo humaba. Manawagan kayo sa mga congressman at senador na ipapostpone ang eleksyon. Yun ho ang sabi ho ni Senador ho matapang na pahayag po ni Senador Coco Pimentel. Nakakalungkot man isipin po mga kapatid, kapuso at kapamilya na sa halip unahin itong mga mabibigat na isyo. Na nararapat bang ipatigil, alisin, tuldukan ito pong pogo na ito? Sa halip no pag-usapan ho ninyo, yan pong eleksyon na yan na yan ay schedule na ho sa darating ho na December 5, 2022. Ano po ba ang meron dyan mga busing sa postponement ng barangay at sangguniang eleksyon? Magaling ho na mga magaling. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos nasa United Nations General Assembly ho ngayon ha. Ilang issue tinatalakay ng Pangulo.
At siyempre, oh, sabi yun niya, eh, kailangan nun natin magkakaisa. Oh, yun ang sinabi ng Pangulo. Siya ho'y nagtalumpati ho sa ika-77 United Nations General Assembly ho, ang Pangulo ho natin. At siyempre, yung mga negosyante ho sa Amerika, mga negosyante sa Amerika, kanya pong hinikayat. Hoy, mga negosyante, halina kayo. Pumasyal kayo sa bansa namin. Ah, magnegosyo kayo sa bansa namin. Mamuhunan kayo sa bansa namin. Oh, maganda ho ang layunin ho ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero ang problema ho ngayon, Pangulo, eh ho, ay talaga hong usap-usapan ho sa pangkaramihan. Maging sa ordinaryo hong mamamayan. Oh, maging ho yung bagong gising. Oh, katutulog pa lamang. Oh, na naginip ho. Ano kaya nangyari ho dito sa pugo na ito? Na bakit ho katindi ho na kanila ho mga ang tindi ho, isipin ho ninyo. Oh, dudukutin yung kapwa-haw nila. Kapwa-haw nila. May mga Pilipino doon sila, may kababayan din ng mga Pinoy. Oh, kung nakita ho yung datos ho ng report ho ng ating pong kapulisan. Diba ho? Aha, aha, nakita ho ninyo ha. Aha, tingnan ho ninyo. Diba ho? Yan ho, yan ay isa ho sa mga kinakaharap ho natin. Kaya kailangan ho sa atin ay matuldukan ang isyu ho ng karasan sa ating bansa. Pero in fairness ho sa Philippine National Police, babatiin ko muli ang masipag, mabait at magaling na PNP Chief Police General Rodolfo Asurin Jr. Sir, mabuhay ka. Maraming salamat sa iyo. Napakabait na general niya. At syempre, yung aking kaibigan, si Police Brigadier General Andre Dizon, the game changer ng Manila Police District. Oh, you know, the game changer. Isipin ho ninyo yan. Nagbibisikleta ho, umiikot ho sa iba't ibang mga, ano ba tawag nila ito? Mga police station, oh, dyan ho sa Maynila. Ha? Naglilibot ho yan araw at gabi. Ha? Ha? Nakikita ho natin yan. Ha? Magi ho sa kanya pong Facebook page ho. Ha? Na kanya pong ipinopost ho upang malaman ho ng mga taga-Maynila kung ano po ang kanyang ginagawa. Isa pa ho sa problema natin ngayon na kinakaharap, maging ako, maging kayo, siguro naranasan ninyo. Ito pong problema ho sa cybercrime. Ito pong mga text scam na ito. Kailangan, sabi nga ho rito, Cybercrime Investigation and Coordinating Center at DICT, na kailangan ho gumawa ho sila ng mga hakbangin para ho mapalakas ang cyber security ho sa bansa natin. Yan po ang kanila pong nais hong gawin. Ha? Napalakasin ho yung sinasabi pong cyber security po. Oh, ang dami yun. Sa akin, ang daming text ko yun. Nagugulat ako. Kilala nila ako. Friend ba kami? Kaibigan ko ba sila? Okay, ulitin ko lamang ho, paano sumali ho sa ating pong premyo, sa ating pong raffle, simple lamang ho. I-subscribe lamang ho ninyo ang aking YouTube channel, Huli Ka Broadcast Media. Panoorin ang videos. Ang video ko panoorin ho ninyo at i-share ho ninyo. Pagkatapos, pag-uras ho ng programa ko Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, panoorin ninyo ako. I-like, i-follow, i-share ang aking programa at mag-send kayo ng inyo pong GCash number. Oh, maniwala kayo sa hindi ho. Ang iba pong nanonood dito, nanalo na ho sila. Oh, tandaan ho ninyo yan. Linggo-linggo ho, mayroon tayong winner has. Hanggang mayroon nag-i-sponsor sa atin para sa ating paraffle ho, tuloy-tuloy ho tayo. Pero pag sinabi po ng sponsor natin na tigil na, ayaw ko na, ay tigil na ho tayo.
O di magkwentuhan na lamang ho tayo. Ito isa sa pinakamaganda. Dati hong ang rating ho ng Pilipinas sa internet ho, speed internet ho natin ay nasa 46. Ngayon po nasa 45 na ho tayo. Umangat ng umangat ho ang ating bansa pagdating ho sa global ranking ho ng internet speed monitoring. Kaya congratulations ho sa Pilipinas. Sa Globe, Smart, PLDT at iba pang mga internet services. Dahil tayo ay umangat ang ating ranking ho sa buong mundo, hindi sa Pilipinas lamang ho, hindi lamang ho sa Asia, kundi ho sa buong mundo. Magandang umaga din po kay Sir Marvin Nalam ng Cavite ho. Magandang umaga sa iyo Sir Marvin Nalam. Isipin ho ninyo, maraming reklamo ang ating mga kababayan regarding ho sa kanilang internet speed. Ha? Speed ho ng kanilang internet. Ha? O, mga panahon ng pandemic, panahon ho ba before pandemic, maraming reklamo. Bagamat ngayon may konti-konting reklamo pa rin ako nakikita sa social media, pero nakikita ko na ho kung gaano na po kaganda ang serbisyo ho ng aking binabanggit. Hindi ko po sila sponsor, pero pinapasalamatan ko lamang ko sila. Ano man ang iyong internet, na dahil ho kayo ay pinaganda ang inyong serbisyo, maraming salamat po sa inyo. Globe, Smart, PLDT, Converge at iba pang mga internet services ho natin. Kung di ko man nabanggit ang inyong mga internet services, sorry. Hindi ko po sila sponsor. Pero pasalamatan ko lamang. Ganyan lamang ho ang Hulika News Online program. Kapag may magandang nagawa, pasalamatan natin. Kapag hindi magandang ginagawa, babatikusin natin kung kinakailangan. Sabi ni Sir Marvin Nala, magandang umaga din po, Sir. Salamat po sa inyo. Salamat po. At magandang umaga din po kay Ma'am Jocelyn Begueras. Morning po, Sir. Good morning po sa inyo. Isipin ho ninyo, yung pong postponement na hindi tutuloy ang barangay at sanggunian kabataang election ho, ay umabot na ho sa ikatlong pagdinig. O diba, ginawang kaingkoy lamang ho tayo nito ng ilang mga mababatas na ito na pumabor ho na i-postpone po ang election. Ang COMELEC ho ay nagpa-imprinta na ho ng mga baluta. Ang ginawa naman ho ng mga Kongreso at Senado, ilang mga congressman at senador, pasintabi po sa inyo, kung sino man sa inyong pumapabor, mayroon akong nasisilip sa inyo na hindi maganda. Kung bakit ho ninyo pilit hong i-postpone ang barangay at sangguniang kabataang eleksyon? Ano ang mayroon mga busing? Marami na ho, halos 80% ng ating mga kababayan gusto na ho magkaroon ho ng eleksyon dahil ayaw na po nila sa ilan pong mga nakaupo na mga barangay opisyal at maging sa sanggunian kabataan. Ang lalaki pala ng mga budget ng mga ito, isipin ho ninyo sanggunian kabataan, ilang milyonis ho, may nagsumbong sa akin sa isang barangay ho dito sa Metro Manila. Dati hong walang sasakyan na iski chairman. Dati hong walang bahay na iski chairman at wala din daw hong trabaho itong iski chairman na ito. Pero ngayon ho, ang sarap ng buhay kasama ang kanyang mga pamilya. Dahil sa pagiging iski chairman niya, abay, limpak-limpak ang kinita. Yan ho ang imbestigano ninyo kung tama po ba. Ha? Kaya pala ayaw nila ng eleksyon dahil nga po doon po sa kanilang kinikita. Isipin ho ninyo, panahon ho ng social amelioration program, o SAP ho,
ang dami pong reklamo ng ating mga kababayan. Nakita naman siguro, narinig naman siguro, at nabasa naman ho nila siguro yung mga samot-sari, mga isyo nitong ilang mga kengkoy-kulukoy na mga alagad ng ating barangay. Pag malakas ka, meron ka. Pag mahina ka, goodbye sa'yo, kawawa ka. Tapos ngayon, talaga hong isinulong ng mga busing natin. Isipin ho ninyo, nung nakaraan ho na sa ikalawang pagdinig lamang, ngayon po na sa ikatlo at huling pagbasa na. Ano ba ito, mga kapatid, kabuso at kapamilya? Ganito na ba tayo kakengkoy-kulukoy sa bansa natin? Ang dami hong dapat unahin ng ating pong mga ilang mambabatas. Itong problema sa pugo. Problema sa mga presyo ng bilihin. Tapos unahin pa ninyo itong walang kasilbing-silbing. Bakit? 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 Anong nangyari? Nakinabang ba? Anong balita? Anong balita? Okay, paki-like, follow and share lamang ho. Time check ho tayo, alas 10:33 ho ng mainit na morning ng Miyerkules. Ang programang ito hatid sa inyo ng Health Med Specialist dyan ho sa 3C Martiri City, Cavite. Alam mo, ako po'y magpasalamat pala doon sa tagapagsalita ng Department of Education. Ako'y susulat po sa kanila para nais ko lamang kung iparating ilan pong mga isyo ng bawat paralan. Nais ko lamang kung makita ho nila dahil sa dami po talagang problema ang aking pong nakikita. Ako po'y bukas ang aking puso at palad para tumulong ho kung ano man mga tulong na pwede kong ibigay. Sa ngalan din po ng ilan pong mga nag-sponsor sa akin, thank you so much sa inyo. Pero gusto ko rin pong iparating ho sa inyo na kayo po na mga nag-aaral sa pampublikong paaralan, lingid man sa ating kaalaman at maging sa ating kaalaman sa ating lahat, na talaga kung kailangan po tayo ng ating paaralan, ng bawat paaralan, ang ating pong tulong. Dahil kung nakikita ho ninyo, napakarami pong mga kinakaharap po natin na mga problema po ng bawat paaralan. Aaminin man nila sa hindi ho, minsan ho itinatago na lamang ho nila dahil nga po nahihiya ho sila sa kanila pong mga sitwasyon. Minsan ho napopolitika pa ito pong problema ho ng ating pong mga paaralan. Kaya kung talaga ho nasa puso po ng ating pong mga nanunungkulan ng Department of Education, bumaba ho kayo. Pumunta ho kayo sa mga paralan. Maglibot ho kayo. Napakarami po ninyong makikita po. O wag lamang ho ninyong ipikit ang mata ninyo. Idilat ninyong mga mata ninyo. Nakakatulad ho ng mata ng isang awol. Awol na ibon. Para ho makita ho ninyo kung ano po ang problema. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa lahat ho ng mga principal, sa lahat ho ng mga teachers, lalong-lalo na sa lahat ng mga magulang na nagkakaisa upang mag-contribute, mag-donate ng iba't ibang mga bagay para sa kani-kanilang mga paaralan. At higit sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa mga mag-aaral na pilit nilang inuunawa ang kanilang mga sitwasyon sa hirap po ng kalagayan ng ilan nating mag-aaral. Kaya po ako'y nanawagan po sa Department of Education, maglibot po kayo. Huwag po ninyong piliin ang mga paaralan na pupuntahan ninyo. Pumunta po kayo sa mga paaralan. Pumunta po kayo sa mga paaralan na kung saan may mga problema po. Safety, nakikita ko wala. Magandang umaga kasamang Julay Pudok.
sa kailangan ay pagdating nila daw yung therapy tuloy na po hindi kaya kailangan makapag-shop yung mga lalo yung walang-wala mga walang pamatrikula na hindi pa papayaran na di-delay ay kanya isinulong to sa kongreso ngayon ulit pinagtatalunan pa rin ito na kanya mga kalya doon sa kaitikalya at naging controversial na ito sa ating mga kababayan na mas marami yung pabor na kailangan pag sinabing long-termine no exam ay tanggalin na ito para makapag-exam na ito nga bawa natin hindi ka mahirap pero yung nag-commento dyan na yung mga private school siyempre kailangan nila na pag-swento nila sa kanilang mga teacher na para makapag-exam para makapag-exam nila yung kanilang mga pamilya yung Kung ako po, opinion ko kasamang July po, Dok, gumita lang po ako, gumit na. Kasi po ako po nag-aaral noon ng isang pampublikong paaralan at the same time, no, pag-aaral din ako ng private school po sa Cebu. No? So nakita ko rin po ang pangangailangan ng mga private school na kailangan po talaga nilang kumita para pampasahod, pang lahat ng mga gastusin sa paaralan. Siyempre, of course, tinignan ko rin po yung katayuan po ng aking mga kababayan. Na ako din po, biktima din po ako niyan. Kapag hindi nakapagbayad yung aking magulang o aking, yung pag nagpapaaral sa akin, no, kasi pinapaaral po ako ng aking pong tita o tiya, no, ng aking auntie. Abay, pag hindi po ako nabayaran, hindi po ako nakapagbayad, hindi po ako makapag-exam. Totoo po 'yan, kaya no permit, no exam. Pero siyempre, of course, nakakalungkot sa mga mag-aaral kasi hindi naman po nila problema 'yun eh. Problema po ng magulang na nagpapaaral sa kanila. Pero dapat din ho nilang titignan kasi po ganito po 'yung kasamang July, bakit ko po nasabi 'to? Ang aking opinion. Dahil nga po, kapag hindi ka nakapagbayad, kung sakali man pagbigyan ka ng exam, makapag-exam ka, pag-enroll mo naman sa sunod na semester o sa sunod na grade, no, ay hindi ka naman din ma-enroll, hindi mo rin ma-pull out yung iyong mga 137, form 137 at card at iba pa, no, kasi nga hindi ka bayad. So maybe, sa tingin ko, payagan na siguro nila ito, no, mas magandang pagtuunan nila ng pansin ho yan, yung problema po ng no permit, no exam. Maraming salamat po kay Congressman Manuel, no, kung ano man po ang party list ko niya. Ah, ano bang party list nito? Kabataan party list ba ito? Aba, ako naman po ay gumit na lang po kasamang July. Ulitin ko lamang ho, ha, in fairness ho sa mga private school, lalo na po kagagaling lang po ng pandemya, kailangan na kailangan po nila ngayon ng pera para ho sila ay makahikayat ulit ng mga teachers na nawala ng hanap buhay at the same time ho yung pagsasayos ng kanilang paralan. So pag-aralan ng mabuti ng ating po mga mababatas yan, yung problemang yan dahil kawawa din po yung mga nag-aaral o mag-aaral na hindi po nakapag-exam because of hindi nakabayad. So ganun lamang ho kasamang July, ibalansi ho natin at dapat din po ang gobyerno ho natin, meron din po silang partisipasyon ho dito. Kasi may mga paaralan po, may mga lugar na wala hong pampublikong paaralan. Oh? Katulad ho sa kolehiyo. Oh. Para makatulong naman sa mga nag-aaral sa privado.
mga umaga, libre lahat ng privado, na kung manilig din yung bayan nila, manilig din yung pag-resort sa mati. Yes. Correct. Correct ko dyan. Correct. Oo. Tama yun. At yun nga, talagang pinag-aaralan niya ng Kongreso. Kung pero sa ayon sa akin na mga komento ng mga taong mga narinig sa radyo, kaya kung bayo pa sila na ito ay ganito, ganyan, mas marami yung bayan na pagbigyan mo na yung mga estudyante sa kapagulang. Wala pa naman mga ibang bayan. Hindi ka naman ang permit. Para yes. Makapag-exam. Dahil tama. Yung permit sa exam, I think yung pasintang may problema, may problema din kasi kasamang July maging ho sa mga scholar grant ho ng mga bawat ho bayan o siyudad. Unang-una po, ang para lang pampubliko sa kolehiyo, hindi po sapat ang kanyang pong kakayahan para po makapag-cater ho ng lahat ng mga mag-aaral. Pangalawa, hindi po lahat ng mga mag-aaral ay makapag-aaral doon dahil unang-una, ang unang-una ho nilang pinipili ho yung may mga kakayahan o matalino magagaling. Yung wala pong galing, dahil siyempre, ikaw ba naman, unahin mo pa yung pag-aaral kaysa maghanap buhay ka, siyempre, napikto ng pag-aaral mo habang ikay naghanap buhay. So ngayon, ang bagsak mo, mapipilita ka mag-aaral ngayon sa private school na mahal ho ang bayad. Kaya kung ang gobyerno ho natin, nasa kanila po talaga ang ligasya. Pasintabi po, bagong upo lamang si Pangulong Bongbong Marcos Jr., wag natin hong idamay muna siya dito. Ganun ho ako eh. Gumigit na ako. Gusto ko pareho eh. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr., in fairness ho sa kanya, bago lamang ho siyang upo. Kaya hindi po natin siya, hindi po natin pwedeng ibato sa kanya itong mga kasalukuyang problema. Bakit? Hindi po niya ito naabutan eh. Problema pa ito mga, nung mga nagdaang administrasyon. Kung nakita ho ninyo, ilan ba ang mga pampublikong state universities, universities, colleges ho, sa buong Pilipinas na pampubliko? Kukunti lamang. Di ba po? Hindi lahat ng mga mag-aaral na kapag tapos ng senior high or maybe high school na makapag-aral ho sila ng kuliyo, gawa nga ho na wala silang kakayahan, hindi sila matalino. Ah, sorry po sa word na matalino. Ah, wala silang pambayad, kaya ang karamihan ho, standby na lamang. Ah, kaya kung ang gobyerno natin... Yes po, ako po, working student ako nung college. Working student ako. Ha? Dishwasher ako ng isang hospital. Kaya pinagmamalaki ko yan. Ah, working student po ako kasamang July. Kaya doon sa hirap po ng aking dinaranas, sa halip po na maging exempted ako ha, sa aking maliit na kakayahan, abay lagi ho akong pabalik-balik. Oh, bakit? Abay na nahilo ako, uyat, pagod. Tapos mag-aral pa. Opo, opo. Opo. Okay, salamat. Okay, salamat. Kasamang July. Okay, very good. Sige. Dahil na pumulusok at naging sumulong na itong ikatlong sulong para sa pagpupos mo ng barangay, alamin natin kung ano yung kanilang reaction tungkol dito. Okay. Kung sila pa yung tatayon ng intenso na aming pagpapalik para sa mga kong sige, kasamang July. Salamat po, salamat. Okay, salamat ng marami. Yan po ang tinig ko ni kasamang July Pudok at kung tayo'y pagbibigyan ho, ha, na makausap po natin, may interview po yung sinasabi po niya isang kagawad, barangay kagawad ho, ng isang barangay. Mas maganda ho kasi ho, ingin ko po ang kanila pong anong opinion regarding ho dito sa pinagkakabalahan. Pagod na ho sila eh. Umabot na ho sila sa ikatlong pagbasa. O, ikatlong reading na ho. O, okay, magandang umaga po kay Bossing Jovin Loria Mahilio. Watching ho siya. Bossing Oscar Manangkil. Good morning, Boss Jojo. Salamat po sa inyo, mga kasama ko sa Hulikan News Online. At kay Ma'am Idna. Good morning, Sir. God bless. Salamat po sa inyo, Ma'am Idna. At kay Sir Fred Castissimo. Professor Fred Castissimo, watching from Pangasinan. Maraming salamat. Yun ho. Tayo'y gumita lamang ho sa mga issue na yan. Siyempre po, private school, kailangan po talaga nilang kumita. Pero hindi din dapat ho na no permit, no exam. O, kailangan ho natin pa-examine. Kawawa ho yun. Ako, biktima ho ako dyan eh. Ha, biktima ho ako. Ang ganda ng grade ko. Anak ng pitong gatang ho. Ha? Abay, bigla ho akong di makapag-exam. Gawa nga ho na wala akong pambayad. Eh di siyempre ho, special exam ako ngayon.
Oh, pagdating sa grade ko, ho, naapektuhan. Kaya kawawa po yung mga kababayan natin. Diyan ho sa bayan ko ng San Fernando, Cebu. Kung sino ho, pamilyar ho dyan. Ayaw po na may nakikinig, nanonood sa akin ng mga Cebuano, lalo na po sa San Fernando, Cebu. Wala hong public high school ho dyan. Nung panahon, nandun po sa malayong barangay, malayo ho, dulong-dulo na ho, boundary na ho ng kabilang bayan o syudad na yata ngayon, kung di ako nagkakamali. Oh. E paano kayo? Wala kang pamasahe. Eh di yung pamasahe mo, doon ka na lang sa mas malapit na paaralan, mag-aral. Oh, ako'y pinaaral po ng aking auntie o tita ko noon. Ah, kaya ako'y nakapag-aaral doon. Siyempre, oh, marami siyang pinapaaral. Hindi sapat ang kanyang kinikita. O di ngayon, oh, magkaroon ho ako ng ano. Ah, no permit, no exam. Kawawa din ho ang ating mga mag-aaral. Nagsisikap po siya upang mag-aaral. Sabi nga ho natin, kung natatandaan ho ng ating po mga nakakatanda, na ang kabataan ay pag-asa ng ating bayan. Kung kanilang natandaan ho yun, ay paano kung ang natandaan ho nila, yung pong postponement ng barangay at sanggunian kabataang eleksyon lamang? Ito ha, halos ho, 40 katao aristado ho sa pagsagawa ho ng raid ho ng ating kapulisan. Ito pong isabong ho dyan sa probinsya ng Cebu. Isabong, marami pang iba hong hinuhuli ho ng ating kapulisan sa tinatawag ho nilang Presidential Decree 1602 o otherwise known Anti-Illegal Gambling Laws dito ho sa bansa natin. Nung aking pong binasa kung ano po ay yung mga hinuhuli po, wala po yung sugal doon. Wala yung sugal na ano ba tawag dito? Drug racing. Billiard. Nagpupustahan sa billiard. Dinding. Meron ba doon? Nasulat ba ng ating kapulisan? Yung sugal po na color game. Color games. Drop ball. Rolita. Napakarami pong sugal na hindi po nila isinali roon. Kumusta kaya yon? Mayroon din kayang operasyon ng ating kapulisan doon? O ano lang nito? Pero again, congratulations sa pamunuan ng Philippine National Police, lalo na po sa PNP Chief. Napanggaling at napakabait nito. Police General Rodolfo Azorin Jr. Sir, maraming salamat po. Napakabait po talaga nito. Napakagaling. Bagamat marami pong isyo, sir, just go on, sir. Mataas ang respeto at paniniwala ko sa inyo, sir. God is good, sir. God is good all the time, sir. Go on lang, sir. Pagpatuloy mo lang, magaling ka. Isa ka sa isa. Isa ka sa pinakamagaling na naging PNP Chief. May dating ang PNP Chief Bawal ang social distancing. Di ba? Dapat social distancing. Pero nagkaroon naman niya nito. Pero ba, sinaluho siya. Daling ho sinaluho siya. Hayaan nyo na yan. Sige, tuloy lamang ho kayo. Tuloy sa inyong manyanita. Okay. Baka kalimutan na natin yun. Matagal na ho yun. Tapos na ho yun. Wala na hong problema ron Doon naman po sa pag-resign ho ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez o Victor Rodriguez ho. Mayroon na ho mga pangalan ho na kinukumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na maaaring pumalit ho sa kanya o kay Attorney Vic Rodriguez bilang Executive Secretary ayon ho yan sa Malacanang. Magaling ho, talaga hong nakita ho natin yung kanila pong dedikasiya o dedication ho sa kanilang panunungkulan. Nakita ho nila na may konting problema, may konting issue ho. It's better to live. Maganda ko saludo po kay Attorney Vic Rodriguez. At yun nga, sinabi ko kanina, sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, ang Pilipinas ay maging kaibigan ng lahat. Lahat ng bansa, ha? At ito naman, ayon sa isang foundation, ang tawag ko yung Ibon Foundation, ha? Mga pamilyang Pilipino, hirap pa rin, ha? Makaagapay, ha? Sa arawang gastusin dahil sa patuloy ho na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pa. Totoo naman yun. Kahit nung panahon noon ng ama ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. nandun yung issue ho ng pagtaas ng presyo.
Oh, kakulangan sa bigas. At iba pang mga isyu ho. Totoo po yun. Ako po ay isa sa mga saksi noon. Bali ho sa pagtaso ng presyo ng petrolyo, gasolina, diesel ho. Nangyari din ho yun sa panahon ho. Dating panahon ho. Ng ama ng ating Pangulo. Dahil sa totoo lamang ho, walang bansa. Oh, walang bansa na hindi po naging issue rin itong mga ganitong problema. Kaya lamang ho, ang hiling po ng ating mga kababayan ay kung ano po ang ipinapangako ay dapat pong tuparin. Sa totoo lamang ho, personal opinion ho, kayang tuparin ho. Kanya lamang, wag ho kayo magmamadali. Ha? Ay, relax lamang ho tayo. Ilang buwan pa lamang ho nakaupo ho. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya yung sinabi ho nila na gawing 20 pesos ang bawat kilo ng bigas, palagay na natin na milagro ho yun. Palagay na natin na hindi totoo. Ang importante ho, maibaba ho ang presyo ng bigas. Yun lamang ho ang aking inihiling, aking pong gustong malaman. At alam ko po, kayang-kaya po yan, ha, ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na gawin. Inuunti-unti lamang ho yan eh. Oh, base ho doon sa ating po mga nakalap na impormasyon sa mga nakapaligid doon sa kanya. Gagawin ho yan, wag lamang ho kayo magmadali. Yung pong issue ho sa Department of Agriculture regarding ho sa mga pagtaas ng mga bilihin ng mga materyales katulad ng abono, oh, kaya nga po tinawag na abono ho eh. Puro abono na lang tayo ng abono. Good morning din ho, Kidon Ipok Vlog, ha, si Glenford at Tio Biula. Ha, good morning ho, sa dyan ho, sa Naik, Cavite. Ha, ang aking kasamahan ho sa Ulikan News Online, Glenford at Tio Biula. Good morning sa iyo. At ito naman po sa inaprobano ng LTFRB, National Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ho, regarding sa pagtaas pamasahe, ha, pagtaas pasahe, ha, wag na wag ho kayong maningil na wala ho kayong fair metrics ho na inilagay ho sa inyong sasakyan, pampublikong sasakyan. Wag! Dahil kapag ho kayo naningil niyan, pwede ho kayong ipahuli, ha, ng ating pong mga kababayan. Maglagay kayo ng paskil, original ang kailangan, no? Ha? Hindi ho yung Xerox lamang. Ha? Kung sinasabi ng LTFRB Xerox, okay lang. Pero kung maaari ho, ha? Original, kasi naroon ho ang inyong pong plaka ng inyong pong sasakyang pampubliko. Sabi ho ni Glenford Antio Biula o si Don Ipok Vlogs, ha? Sabi niya, good morning Boss Jojo Sibial. Ganon din ho sa inyo at sa pamilya niyo at sa lahat po ng CCW ng Naik, Cavite. Good morning po sa mga masisipag po, mga volunteers, multipliers ng CCW. Good morning po sa inyo, sa lahat ho, sa buong Pilipinas, CCW. Lalo na po dyan sa Naik, Cavite. Sa inyo pong gabi-gabing pagtulong ho, voluntaryo, para tulungan, samahan ang ating pong kapulisan. Oh, sabi po ni Don Ipok Vlog, sabi niya sa akin, more power, Hulikan News Online Worldwide, host by Jojo Sibial. Salamat po, watching from Naik, Cavite, Don Ipok Vlog. Ha? Salamat po, Boss Jojo Sibial. Thank you so much, oh. Glenford and Tio Biula. Mabuhay po ang lahat ng mga CCW, lalo na po sa CCW Naik, Cavite. Salamat po sa lahat ng mga nag-share po ng inyo pong nag-share po sa aking programa. Ito, nagbabalik po ang ating kasamang July Pudok. Ating pong pakinggan. Good morning muna kay Adrian Estrabilla, Idol. Good morning po. Bossing Adrian Estrabilla ng Cavite, o General Trias Cavite. Good morning po sa inyo. Kasama July, good morning. Balik ka ulit. Ay, magandang umaga po, admin. Opo. Kumusta po kayo, sir? Mabuti po. Admin, pwede ko po bang malaman ang barangay po ninyo at pangalan din po ninyo? Pwede ko bang malaman po? Ang barangay po namin ay Barangay Puso. Opo. Dito po sa Central Monte City. Ako po ngayon ay kasunod po yung City Magistrat po ng ating barangay campaign na si Edgar Celis. Opo.
Okay, salamat po, Sir Admin. Ano po ang masasabi niyo, Sir, regarding po dito sa kung matuloy po itong postponement? Ito ba'y nakakabuti sa inyo pong barangay or kailangan na ba natin magkaroon ng barangay election? Okay. Oh. Yung po. Okay. Po, ang pag-aati po ng usun. Regardless naman po doon, sa kung mapupostpone at sa barangay election, eh, ang pananaw po dito eh, siguro po, ang ating mga mababatas at ang ating mga senador, eh, alam po nila ang mga dahilan kung bakit po ipopostpone yan. Okay. Siyempre po, ginagalan po natin ang kanilang mga desisyon. Opo. Yes. Tayo po'y makikinig sa desisyon ng mga nakakarami at ang ating mga magpapatas. Okay. Apo. Admin sir, ang Musun kasi po, familiar kasi ako dyan dahil dati pa ako nakatira sa Barangay Luma di Gato, Marilao, Bulacan. So magkalapit lang po tayo ng mga panahon noon ako nandyan. Ang Musun kasi po, sa pagkakaalam ko sa buong Pilipinas, I hope po, correct me if I'm wrong ha, admin ha, sir, admin ha. Ang Barangay Musun po, ang pinakamalaking barangay po sa mga probinsya, tama po ba? Dito po sa Bulacan po, sa probinsya po, malaki po ang pinakamalaki po ang barangay Musun. Yes, oh. Ngayon po, may panukala po admin, sir, na gawing hatiin ho ang Barangay Musun. Opo, sa apat po. Sa apat po. Okay. So kung gawing apat po yan, kaya po ba sa tingin po ninyo? Okay. Kung mahati sa apat po, paano kung ma-approve na po yan? Kasi nga, sabi ho ninyo, hatiin sa apat. Meron na ba pong, meron na bang hinuhulma na plebisito na gawing apat po yan? Actually po, ay aprobado na po yan. Wow. Nasa patas na po yan. Okay. Kung... Nasa patas na po yan. Kaya nga kung magkakaroon po ng plebisito, yung po yung tinatawag na yes or no. Okay. 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 Thank you admin. Kung sakali po magkaroon ng butuhan at manalo halimbawa ang yes na gawing apat na ho ang Barangay Musun. Syempre po maapektuhan ang bawat yung apat na 'yon maapektuhan kasi isa lang po ang inyo pong barangay kapitan at kagawad ho. So magkakaroon po ng eleksyon doon sa tatlo. O ano kaya ang gawin ho ng City Mayor ho niyo diyan? Pansamantala, maglagay muna ng mga OIC officer, ganun ba? O magkaroon ng eleksyon na? Yung po ay atin po malalaman pa sa IRR na i-implement ang ating COMELEC. Yes po. Okay. Yung implementing rules and regulations. At yung pasok na po, hindi pa po natin alam kung ano po yung IRR. Okay. Wow. Ako po eh, natagal ko na po rito eh, almost 30 years ako po rito eh. Eh, alam ko po, ang pag-aati ng Musun ay talagang ika nga eh, makakatulong po sa ating mga mamamayan, lalo na po sa servisyo. Opo, kasi po alam ko po yung barangay po ninyo na isa po talaga yan sa Masigasig po, lalo na po sa ngalan po ng pagsiservisyo. Gawa nga po, ako'y madalas nung panahon dyan. Kung di ako nagkakamali po, mga 2010 or 2012, ganyan. Ang iba pa ho ang kapitan noon, noong panahon na yun. Kaya nakita ko po ang paglilingkod ho ng barangay ho, hindi lamang ho sa kapitan, kundi po sa buong barangay ho, official ng barangay ng Musun. I hope po na kung sakali hong hatiin po ito sa apat, dahil ako naman po isa lamang hong announcer ho na nagtatanong ho sa inyo, I hope po na mapaglingkuran ho nang maayos, nang katulad doon ang paglilingkod ninyo ngayon sa Barangay Musun, no? Oo naman po, at ako po'y naniniwala na lahat naman po ng gusto
siya kanila, di ba? Yes po, correct. At ganun nga po, kaya po yung ating mahal na mayor at mahal na kongresista ay nasilip po na mas lalong efektibo ang pagsiservisyo sa mga may namasagdan nila po sa laki kung ito po'y mahahati. Okay. Una-una, it will create more jobs. Yes. Kaya congratulations po. Ah, ako ay pinangunahan ko na po kayo dahil alam ko po na maayos naman po ang maging resulta niyan. At dito po Sir Admin, mas marami ang subdivision diyan, tama po ba? Okay. So, actually, ngayon po ay may 57 po kami. 57. Wow. Ang dami. 57 seniors, Seoul, subdivision, CMPs. So, we are already 57. Wow. Dami, dami. Oh. Kaya, yan po ang nakikita ko po talaga, Admin Sir, na sa maski sa ibang mga bayan ho, ng Bulacan, marami na kasi subdivision. So, madalit sabi po, marami na po mga dayo dyan sa mga lugar natin, no? Lalo na sa Barangay Muson. Oh, hindi na katulad, opo, hindi na katulad dati nung panahon na pag sinabi mo po Bulacan, halos mga taga-Bulacan talaga, no? Pero ngayon, may mga dayo na. Ayoko po na mabigyan po sila ng tamang pansin kasi nung ako po'y nasa barangay, ho, na nasabing barangay, natutukan. At napansin naman kami ng aming po dating kapitan na ngayon po ay wala na po. Bago na akong kapitan ngayon sa Barangay Lumadigato at wala na rin ako doon. Ayaw po na maging pantay-pantay po ang pagsiservisyo po natin bilang kayo po ang Federation President. Oo naman po. That's why po yung ating mahal na kongresista ay tinitignan na po katulad po ng si Hines. Kung makikita niyo po ngayon yung relevation area dyan nilalagyan na po nila Wow. Pagkagawa na rin po ng eskwela ngayon. Wow, galing. So, may mga arts sa Alternative Learning Center ngayon po na pinagawa rin. Nako. So, that's why, ikaw nga po, eh, tinutugunan naman po, patulad po ng babae ngayon. Aha. Pinagawa po ngayon ng bagong market. Wow. Di po ba? So, apo, apo. Salamat. Po. Thank you so much Sir Admin at nakita ko ho, talagang alam ko yung sinasabi niyong palengke, yung dating palengke ho, isa ho sa pinakamura ho yan, ang mga paninda ho dyan sa pabahay ho. At kung mayroon mang bago ngayon, congratulations sa lahat mong binanggit, paaralan, hospital, children's hospital at relocation, di ba? Yung mga salamat ng marami at huli po Sir Admin, panawagan niyo po para po hindi lamang po sa Barangay Muson at sa buong kapuluan ng ating bansa para ho maging halimbawa ho kayo. Pagka narinig nila ito, may programa pa lang Barangay Muson. Panawagan po ninyo, Sir, Admin Sir. Yes. Salamat po, Sir Admin Sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. Loud and clear. Thank you so much at sa ulitin po. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po. God bless po. Pag-ingat kayo palagi, sir. At pakikumusta na lang po kay Kapitan, Barangay Kapitan ninyo sa mga kagawad, Barangay Kagawad, at the same time po kay Congress. Congresswoman at kay Mayor ho. Ha, thank you so much. Makakarating po, sir. Makakarating po. Okay po. Maraming salamat din po. Yes, sir. Thank you so much. Thank you so much. Yes, John. Yan si Admin Murillo, no? Pero inaangako na kasi talagang sentisyo po kito sa tao na to. Oo. Ito'y naging ano eh. Naging politik. Hindi ko na malina politik. Ah, ganun. Oo, naging
Pacheco. Wow. Kaya pala magaling. Opo, opo. Kaya pala. Opo. Opo, opo. Tama. Naputol ho tayo. Nabalik ho. Tatawag muli siya ating kasamang Julay Pudok. Hintayin natin yung kanyang tawag. Naputol ho tayo. Pasensya na po. Pasensya na po mga kapatid, kapuso at kapamilya. Naputol ho tayo. Okay, tuloy lamang ho tayo sa ating pong talakayan sa umagang ito. Ang ating oras, tignan na ho natin kung tayo ba'y lumagpas na o sakto na ba sa oras. O yan ho, ay nasa 11 na ho, lagpas na ho tayo sa oras. Hintayin lamang ho natin ang tawag nating kasama sa loob ng 2 minuto kapag tumawag ho siya at ipusagutin para makapagpaalam po siya sa impapawid, no? At salamat po sa aking kasamang Julay Pudok sa kanyang pong napakagandang maganda hong balita ngayon at pag-interview ho ni Sarah Morillos ho, ang admin ho ng Barangay Muson. San Jose Del Monte City, Bulacan, ha? At siya din po ang Federation President ho ng lahat ho ng mga tawag nito, HUA, Homeowners Officers Association ho, ha? Homeowners Association ho. Siya po ang presidente ho sa pangkalahatan, ha? Kaya maraming salamat po sa inyong time na ipinagkaloob nyo sa aming programa. Okay, ayun ho sa IETF, huling na lamang ito, IETF muling magbubulong para talakayan ang pagluluwag ng ilang patakaran kaugnay ng kaugnay sa COVID-19 kabilang ang patakaran sa pagpasok ng mga dayuhan. Eh kayo ho, may ano niya, nagpapasok, hindi ho kami. Kaya dapat ho, paigtingin ho ninyo yung pagpasok at paglabas ho ng ating mga dayuhan o maging kababayan ho natin. Yung pagluluwag naman ho, nakita na ho natin kung gaano ho ka-epektibo. Oh, kung mayroon man hong issue sa COVID, normal lamang ho yung ubusin po na yan. Kung COVID ho yan, ayun lamang ang problema natin. Oh, kompleto naman ho halos ho ng bakuna ang ating mga kababayan. So okay, hanggang dito na lamang ho tayo. At hindi na ho nagbabalik ho sa ating area ho, si kasamang Julay Pudok. Salamat po sa kanyang balita, napakaganda ho. Yun lamang ho ang problema natin sa komunikasyon, no? Pagdating ko sa ating komunikasyon, sana po payagan na ho tayo ng Globe, ng Smart ho, na medyo habaan naman ho nila ang kanila hong free call. Ha? Habaan naman ho nila. Isang po minuto lamang. Pagdating ng 10 minuto, mapuputol ka. Pero nakalagay doon, call and text unlimited. Ay, lamang ang panawagan ho natin. Walang personal lang. Trabaho lamang ho tayo. Globe, Paging Globe at Paging Smart ho. Ha? O Globe o TM ho. Ha? Kaya kung maaari ho sana, bigyan ho ninyo ng konti pang extension. Ha? Katulad doon niya, nag-i-interview kami, panay putol, tawag, putol, tawag, putol. Eh, dapat ho, dire-diretso na lamang. Ha? Kawawa naman ho tayo pag ho tayo na sa ating pong trabaho bilang ho isang mamahayan. Okay, salamat na marami. Hanggang dito na lamang ho tayo. Ha? Magandang araw ho, Pilipinas. Salamat po sa inyong lahat. At mag-ingat ho tayo palagi. Balik eskwela naman po ang ating mga mag-aral. Thank you, thank you. Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. Dagang salamat sa inyong tanan. God is good all the time. To God be the highest glory. God bless. Bye-bye. Adios, amigos. Mga manay manoy. Salamat po sa inyong lahat. Bye-bye. Kita-kita tayo bukas, ha? Alas 10 sa 11 pa rin. At wala ho tayong schedule bukas, ha? Maybe sa hapon, no? Papasyal po tayo sa ilang po mga barangay at mag-isa police station. Ha? Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Sa